iwasan lahat ng pera ko. Alam, meron pa rin ako isang bala panlaban sa kanya. Alam ko na si Ashley lang ang kahinaan ni Rina. At siya lang ang kayang makapagpatiklop sa kanya. Babawi tayo. Ibabalik natin lahat ng sakit na binigay nila sa atin. Yan ang matagal ko lang hinihintay na magbalik na Ashley. Ipapakita ko dun kay Mami na kayang-kaya ko na wala siya sa buhay ko. Ang totoo po nito, nakaredy na ang lahat. Excited na ako sa surprise ako kay Alfred. Ibinenta na tong mansion at may nakabili na nito. Kailangan nyo nang iwan ang lugar na to. Maghanap ng bagong malilipatan. At sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Anong ginagawa mo dito? Sana talaga pinilit ko na lang ang sarili kong samahan si Mami. Ayoko mapahamak na naman siya lang dahil sa Alfred na yun. Wala kayong karapatang paalisin ako sa bahay na to. Dahil ako na ang may-ari ng mansion na ito. Itawan niyo ako! Pamamahay ko to! Ano ba? Parang ingay sa labas. Lumayas na kayo! Umalis kayo sa pamamahay ko! Ganito ba ang ginawa niyong pagpapalayas kay Lola Lupita at sa anak ko? O mas malala pa ang ginawa ninyo? Ano? Gusto ko sanang maawa hindi sa inyo, Hindi kami pero... natatakot sa'yo, ano? Tsaka pwede ba, hindi ka makakaganti doon sa mga pinaggagawa namin sa'yo! Ha? Boba ka talaga, Jackie. Ang isda nga naman nahuhuli sa sarili niyang bibig. Ikaw na mismo nagsabi na kaya nangyayari ang lahat ng ito sa inyo ngayon dahil gumaganti ako. Di pinatunayan mo lang na kaya ako gumaganti dahil sa mga kahayupang ginawa niyo sa akin ni Alfred. Alfred. Tumahimik ka na. Tatanga-tanga ka kasi. Attorney. Narinig po namin lahat. Wala pa rin akong pakialam kung ano man ang narinig niyo. Dahil wala kayong karapatan na paalisin kami dito. Kala mo nasisindihan ako sa'yo, ha? Hindi na siguro kailangan gumamit pa ng das, Mr. Alcantara. Ano ba? Itawan niyo ako! Itawan niyo kami! Itawan niyo ako! Daddy! Ashley! Daddy! Ash! Ano nangyayari? Tanungin mo yan, nanay mong walang kwenta. Pinapalayas na tayo dito. At bakit mo naman ginagawa to? Ashley, sila lang ang pinapalayas ko. Eh, hindi ikaw. Hindi ka sasama sa kanila. Nilaso na nila ang utak mo. Hindi ako ang masama, kundi sila. Hindi. Ikaw ang masama! Daddy! Ashley! Ashley! Bitawan mo ang anak ko! Hindi mo siya makukuha sa akin! Ashley, tama na. Bitawan niyo ako! Didimanda ko kayong lahat! Ano ba? Karapatan niyo naman po yan eh. Pero wala kayong laban. Dahil ayon sa batas lahat ang aming ginagawa. At sisiguraduhin namin hindi na kayo makakalapit dito sa mansyon. Alfred, gumawa ka naman ng paraan. Sige na, alis na kami. Pero hindi mo kami kailangan pagtabuyan. Ano? Papayag ka na makuha nila yung bahay, lahat ng gamit natin, yung kotse, pati yung alahas? Huwag nyo na papag-interesan yun. Dahil lahat ng gamit nyo kasama si Sinanla. Kung tutusin, wala na kayong babalikan pa. Totoo ba yun? Mamaya na natin pag-usapan to, ha? Huwag ka na makulit. Kasal na, nun mo lahat sige na, to, sige eh! Na. Tiga na! Mas mabuti na sigurong dito na muna ako sa medyo manayo. Para makagawa ko ng paraan kung sakaling may masamang mangyayari sa mansion. Samahan ko lang po kayo, Ma'am Diana. Ay, hindi, wag na. Kaya ko na. Andun na rin naman si Mami. Sigurado po kayo? Oo. Salamat, Kuya Kaloy, ha? Nina? Ang ginagawa niyo dito? Eh, bigla ka nilang nawala sa mansion. Eh, kinutuban ako, nakita ko yung wala yung sasakyan, kaya nag-text ako kay Dennis. Pasensya na po, Ma'am Diana. Pero bilin po sa amin, nai-report lahat ng lakad natin. At tama ang ginawa mo. Ikaw, bata ka, ba't ka pa nagpunta dito? Alam niyo naman kasi ang concern ko kay Mami. Gusto ko makita mismong okay siya. Eh, ako rin naman. Kaya lang, diba, syempre, nire-respeto ko nalang mga desisyon niya. Pero nandito na rin lang tayo, sasamahan na kita. Salamat, Nina. Halika na. Mag-inday na lang po kayo dito, ah. Daddy! Daddy! Sa'yo ko sasama! Ashley, Felix, pwede bang iwan mo muna kami ng anak ko? Gusto ko lang siya makausap. Sige, ma'am. Para makausap ko na rin yung staff sa loob. Patawan mo nga ako. Ashley, anak, hanggang kasama mo ang daddy mo, walang mangyayari sa buhay mo. Puro kasamaan lang ang matututunan mo sa kanya. Hindi, ikaw ang masama. Mas naiintindihan ko na si daddy ngayon. At kung totoo man ang lahat ng sinabi mo na ginawa niya sa'yo,
kasalanan mo yun kasi wala kang kwentang asawa, wala kang kwentang ina. Anak ko, ano man ang sinabi sa'yo ng Daddy Alfred mo? Puro kasinungalingan yun. Ang tagal kong pinagtiisan ang buhay ko, nakasama siya alang-alang sa inyo. Alam ng Diyos, anak, na wala akong ginagawang masama sa kanya, lalong-lalo na sa'yo. Kaya please, makinig ka sa'kin, pagbigyan mo ko. Kung meron man akong pagkukulang sa'yo, anak, gusto kong makabawi sa'yo, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pwede ba? Tumigil ka na? Hindi na magbabago ang tingin ko sa'yo. Anak, mahal na mahal kita, hindi mo ba nararamdaman yon? Ha? Bakit magalit na galit ka sa'kin? Paulit-ulit na lang ba tayo? O tama si Daddy, tanga ka. Kaya hindi mo ako maintindihan. Kung sinasabi mo na nilalaso ni Daddy yung pag-iisip ko, na puro kasamaan yung natututunan ko sa kanya, eh bakit? Pag sumama ba ako sa'yo, ano matututunan ko? Magsinungaling? Manloko? Eh di ba ganun ka naman sa akin? Niloko mo ko, nagsinungaling ka sa akin, kaya wala kang karapatan na palayasin kami dito! Ah! Buti naman, tumigil na sa kakasunod yung mga moko ngayon. Ano lang gagawin natin ngayon? Ano pa ba? Babalik sa mansion. Hindi naman ako papayag na basta na lang nila makuha yun ng ganun lang, no? Hindi na tayo pwedeng bumalik doon. Wala na tayong laban sa kanila, Alfred. Ano ka ba? Ay, kaya ka ganyan umasta, palibasa. Hindi ikaw yung nawalan. Kaya wala kang pakialam kahit mawala sa atin yung mansion. Kung natatakot ka sa kanila, di akong babalik doon. Ako nang bahala. Basta huwag ka naman magpapakita sa akin. Eh, hindi ko naman kasi sinabi hindi na ako sasama sa'yo. Eh, di tumahimik ka na lang at sumunod ka sa akin. Isa ka pupunta? Dito ako dadaan. Gusto mo sila makasalubong dyan? Niko tayo dito. Ah. Ashley. Ngayon, alam mo na. Kaya pwede ba tumigil ka na? Ayoko nang makita pagmumukha mo dito, lumayas ka na. Mami! Insan? Insan? Sabi ko na nga ba, mauulit-ulit ito eh. Hindi, hindi. Kasalanan ko to. Pinipilit ko kasi si Ashley, nakikiusap ako sa kanya. Tapos sumama na siya sa akin. Pero hindi nyo kailangan makiusap sa kanya. Hoy! Itong taong nasa harap mo ang nagpakahirap na magbuntes at manganak sa'yo. Ganyan ka na ba talagang katigas, ha? Sadista ka na ba? Nakakaya mo makita na sasaktan ng nanay mo? Bakit? Kayo ba ng nanay mo? Nahirapan kayo habang pinapanood nyo ako na nasasaktan? Habang pinaniniwalaan nyo ang buong mundo na siya si Alexa Robbins? Napatay na ang nanay ko. Ang nanay ko na nangako na babalikan ako. Oo, nagkamali si Mami sa'yo, Ashley. Alam na lang lahat yon. Pero pwede ba? Katumbas na lang 1,000,000 pagkakamali mo. May narinig ka ba sa kanya? Nagreklamo ba siya sa'yo? Hindi! Tiniis niyang lahat yon para sa'yo! Insan? Insan, mabuti pa. Umalis muna tayo. Hindi, hindi ko iiwan ang mga anak ko, Venus. Hayaan mo muna si Ashley. Sumusobra na yung batang yan. Tingnan mo. Kinakawawa ka na sarili mong anak. Ano ka ba? Insan, ako naman ang pakinggan mo. May ibang araw pa para dito. Kaya ka na. Felix, ikaw nang bahala dito. Insan. Pero sa mga anak ko. Oo, ma'am. Pwede po bang ihinto niyo muna ang sasakyan, please? Mga kuya, hintayin niyo muna kami sa labas at tawagin ko na lang kayo. Sige po. Venus.
Diyos. Ayokong iwan ang mga anak ko. At ayokong malayo sa akin si Ashley. Please, samahan mo ako. Bumalik tayo doon. Sige na. Huwag mo muna siyang isipin. Ando naman si Felix. Baka hindi pa panahon para sumama sa'yo si Ashley. May dahilan ng Diyos sa lahat ng nangyayari, insan. Pero hindi ako pwedeng maghintay, Venus. Paano kung mag-away ang mga anak ko doon? Mas lalo mawawala ng pag-asa na mabuo ko ang pamilya ko. Magtiwala ka lang. Darating din ang panahon para dyan. Ang importante ngayon ay maging maayos ka muna. Tingnan mo ang sarili mo, oh. Oh, ganyan ba? Ganyan pag gusto mong makita ng mga bata sa'yo? Na pagkatapos sa lahat ng nangyari, mahina ka pa rin? Umalis na muna tayo. Lalong lalaki ang ulo ni Ashley kapag nakita niyang ikaw ang nagkakabol sa kanya. Isip tayo ng mas magandang paraan para mabawi mo siya. Subukan mo kayang pabayaan mo muna siya. Kahit ngayon lang, insan. Bilisan mo na nga. Baka kung ano nang ginagawa nila sa anak ko sa mansion, walang kasama si Ashley doon. Eh baka makita tayo ng mga pulis. Baka masaktan tayo. Wala na akong pakialam. Mas mabuti nga silang gumawa ng unang hakbang para may magamit tayong bahala panlaban sa kanila eh. Ayoko lang naman na merong mangyari sa atin. Eh di maging listo ka. Marunong ka naman umilag, di ba? Alfred! Aish! Miss Diana, nasa loob lang ako. Kailangan mo. Ano, natahimik ka? Kasi totoo lahat ng sinabi ko. Hindi naman talaga ako tiniis ni Mommy eh. Ang totoo niyan, sa nakita ko, masaya siya. Dahil ikaw ang lagi nasa tabi niya. Ikaw lang ang paborito niya, ikaw lang ang mahal niya. Pero sige, pwede mo ipakita sa akin kung anong kaya mong gawin para sa mami mo. Lumuhod ka. Ano ako, tanga? Panginoon ka ba? Hindi. Ang totoo niyan, ikaw pa dapat ang magmakaawa at lumuhod sa akin. Dahil Ashley, wala ka na. Ubus na ubus ka na. Isang araw, makikita na lang itang nakahilata sa kalye. Sino ngayon ang talunin? Bisit ka talaga! Aray! Aray! Tara lang! Ashley! Miss Diana? Ano yun? Walang iya ka talaga, Diana! Miss Alcantara, wag. Siguraduhin mo lang na pag itutok mo yan, ipuputok mo. Para magsama-sama na tayong lahat sa kulungan. O baka namang gusto mo sa impyerno tayo magkita? Tama na kaya, Felix. Huwag mo nang gawin yan. Hindi naman tayo masama katulad nila. Ipapatakas yung mga yan. Nasa desihan kami. Umikot lang pala. Sige na, ilabas nyo na yan. Huwag nyo nang hayaang makabalik pa yan dito. Ashley! Oh, ikaw. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Sumama ka na sa daddy mo. Wala na kayong karapatang pumasok pa dito sa pamamahay na to. Yung bangketang higaan mo, nag-aabang na sa'yo. Yung mga insektong kahagating, kasabik na sa'yo. At higit sa lahat, yung basurang pinandidirihan mo, iniintay ka na. Huwag kang umasa. Dahil hindi mangyayari sa amin ang kamalasan na nangyari sa inyo ng lola. Masakit ba na nakita mo tumirik ang mga mata ng lola mo dahil sa hirap? Naririnig niyo ba ako? Aalis ka ba? O papaputukan ko nitong lola mo? Nasasaktan ng lola ko! Lola, bakit po? Lola! Nagmamakaawa ako sa inyo, lumaban ka, Lola. Lola, kayo na lang po ang nagpapalakas ng loob ko. Nagkaroon ng komplikasyon sa surgery ang lola mo. Kamamatay lang niya a few minutes ago. Oo, masakit.
Pero hindi mo mararamdaman yun dahil hindi ka marunong magmahal. Pero meron akong ipaparamdam sa iyo yung masakit. Tawan niyo ako, anak ko yan! Ashley! Kaya ka talaga, Diana. Kayo ang nag-umpisa ng gulong to. Siguraduhin mo lang kaya mong panindigan! Daddy! Katigas talaga ang ulo mo, ha? Ikaw mayabang ka lang dahil kargado ka, ha? Minsan, huwag mong isipin na pumalpak ang plano mo ngayon. May pagkakataon pa para maibalik sa'yo si Ashley. Pero paano pa mangyayari yun, minsan? Kung noon sumasagot sa akin si Ashley, nararamdaman ko na nag-aalinlangan pa rin siya. Pero kanina, wala ako ibang naramdaman sa kanya kundi puro galit. Diyos ko. Parang ayaw niya na sa akin. Gusto niya mawala ako. Gusto niya na akong mamatay. Kung naging ganun ang batang yun, huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo. Si Alfred, siya ang dapat sisihin. Ha? Pati yung paglasong sa utak ni Ashley, siya rin ang may gawa nun. Nakakala ko kapag nakita ni Ashley na mahina si Alfred at lubog na sa hirap, sasama na siya sa akin, pero hindi pala nagkamali ako, pinsan. Anong akala niyo? Yan na? Yan na ang pinakamahirap na sitwasyon? Hindi! Nagsisimula pa lang kayo! Mas mahirap maghanap ng matitirhan. Pakalat-kalat ka sakali. Mas mahirap tiisin yung gutom kasi wala kang makain. Mamimilipit ka sa sakit kasi wala kang pambili ng kamot. Mauubusan ka na ng pag-asa kasi wala ka na namang matitirhan eh. Hindi niyo pa nararanasan lahat yun. Sana ngayon pagdaanan niyo na para magtanda kayo sa mga kasamaan niyo. Siguro pag nangyari yung mapatawad ko pa kayo eh. Lalo ka na. Lalong-lalo ka na, Alfred, sa sobrang kasamaan mo. Pati si Satanas mahihiya sa'yo. Kung akala mo matatahimik na kayo, hindi. Hindi kayo magiging masaya ng mami mo. Alam ko. Yun naman ang kaligayahan mo, di ba? Ang makitang hindi kami maging masaya ni mami kasi wala ka sa tabi namin. Ay, paano kung sabihin ko sa yung kayang-kaya kong kumbinsihin si maming kalimutan ka? Naniniwala ka naman na ako lang ang mahal ni mami, di ba? Paninindigan natin yun ngayon. Yun ang itanim mo sa utak mo, Ashley. Ako lang ang mahal ni mami. Ako lang! Tama na, Isi. Umalis na tayo dito. Tama mo na ako. Ayoko sanang sabihin to, pero sa tingin ko may ginawa ka ding mali, insan eh. Pakiramdam ko kasi masyado na matigas tong si Ashley. At hindi isang taong malambot ang makakapagpabago sa kanya. Kailangan makahanap siya ng katapat, ng kakatakutan niya. Pinsan, ayoko naman saktan ng anak ko, baka lalo siyang malayo sa akin. Hindi ko naman ibig sabihin na saktan mo. Ang suggestion ko lang, kailangan makita niyang matigas ka. Kailangan ipakita mo sa kanya na ikaw pa rin ang ina at dapat kanyang sundin. Insan, ikaw rin naman nagmumukhang kawawa kapag ibinababa mo ang sarili mo sa anak mo. Baka kaya hindi kanya sinusunod dahil nakikita niyang mahina ka. Thank you.
Tama ka, Venus. Masyado na ako nagmumukmok at nagmamakaawa sa kanya, kaya hindi na ako sinusunod ni Ashley. Pero, iba ka na ngayon. Ibang-iba ka na insan. At kailangan malaman nila lahat yun. Sige, alam ko na ang gagawin ko. Tawagin mo na yung driver, si Jojo at saka si EJ. Arisa tayo, babalik tayo naman siya. Jo! EJ! Tara! Hindi ko naisip na makakawawa ako ng ganito. Ang laking kahihiyan ng ginawa nila sa atin, ha? Basta ako, para akong sasabog doon sa visit na Diana noon dahil sa galit. Nagigigil ako pero wala akong nagawa. Alam mo, Daddy, kung pwede lang talagang pumatay, ginawa ko na eh. Alfred, ano? Ginago ka na nga nung dati mong asawa, pinalayas ka pa. At itong anak mo, ano? Magiging tagasalo na lang ba ng sampal yan? Ang liit ng tingin nila sa atin, magpapakatanga ba tayo? Hindi ako papayag na maisahan lang ni Rina. Ni minsan, hindi ako naisahan. Tapos ngayon, isang tarantadong katulad niya ang nangyagaganito sa akin, ha? Wala na akong pakialam kahit mababa pa ang tingin nila sa akin para hindi nila makita ang pagsugod ko. Babasagin ko ang pagkatao nila dahil hindi ako talunan! Tingnan niyo, babawi ako sa kanila. Hindi ako magpapatalo sa kanila. Babawiin ko ang lahat! Sa isang cheap na hotel na lang babagsak natin. Ito yung mga gamit natin. Lahat nandun pa sa mansyon. Yun lang ba importante sa inyo, ha? Sa akin, hindi. Dahil babawiin ko kay Rina at kay Diana lahat ng kinuha nila sa akin. Tita, hindi ako natatakot sa kanya. Para na siyang nauubos na kandila. Dahil wala na rin matitira sa kanya. Meron ang anak mo. Baka ako pa yung makapatay dahil sa galit sa kanila. Lalo na doon sa walang kwenta kong mommy. Dapat siya na lang yung namatay. Ashley, hindi lahat ng problema natatapos sa kamatayan. Demonyo nga naman. Alam na alam nila kapag pinag-uusapan sila. Hindi ka aalis hanggat hindi ko sinasabi. Handa ka na bang mamatay? Sana lang nakapagpaalam ka lang mabuti sa mga anak mo. Dahil hindi mo na sila makikita. Sawang-sawa na ako sa kakadakdak mo. Kaya ngayon pa lang, tatapusin na kita! Rina! Iba ng usapan ang dinamay mo si Ashley, Rina. Kaya ang anak mo ang gagantihan ko ngayon. Ihanda mo na ang paglilibingan ni Diana.